hamburger patties pa rin, pero gamit natin ay pork. So pareho kami, ang gagamitin natin for each recipe ay 1/2 kilo. Meron kami dalawang sets, exactly pareho yung ingredients, except yung kay Angie na gagawin, more on my technology. Sa akin naman ay pang home style na patty. So meron tayong 1/2 kilo na pork, tapos meron tayong 2 eggs, tapos meron tayong black pepper for the spice. Ang isa pang spice ay thyme, at saka mustard. At saka meron tayong MSG at salt na pareho siyang red. At of course, the more important is chopped red onion. As for Angie, meron siyang special na ingredients. Ano yun, Angie? So, eto, gagamitan ko ulit siya ng phosphate para maganda ang bind. So, ang phosphate is hindi lang para sa binding ng water at saka ng fat. Nag-increase din siya ng yield. So, yung cooking loss is nalilesen. So, gagamitin natin siya ng phosphate. Tapos, bakit pa nga ba sabi mo kanina gagamitan natin yung phosphate? Sana kasi hindi ako gagamit ng phosphate. Kaso yung nabili naming meat is mataas yung fat content. So, pag hindi ako gagamit ng phosphate, baka hindi maganda yung bind niya at malaki ang shrinkage. Okay. So, yon. So, ngayon, start kami ni Rev. So, ito is imi-mix niya ng homestyle mixing na sabay-sabay lahat. Ito is imi-mix ko siya ng scientific way na may extraction ng protein. So, game na. Siya yung may technology. Ang tinatawag ay technology. So, may improvement. Yon. Meron siyang improver. Yun yung phosphate. Oo. Para sa tawag nila emulsified meat product. Oo, para mataas ang yield niya. Mataas ang yield niya, tapos ang texture niya, maganda. Juicy. At saka yung kanyang aesthetic value, aesthetic niyang itsura, maganda din. So yun, mix na tayo. Oo, so sa akin, sa homestyle, halo-halo lang. Sa bahay, di ba? Wala naman tayong ano. Basta diretso lang, halo lahat. So yun ang gagawin ko. Whereas si Angie, explain niya sa inyo. Kasi with the additive, kailangan medyo may process kung paano siya para ma-optimize mo yung effect ng kanyang additive. Okay. So start kami. Ako, halo-halo. Ikaw? Oh, explain mo. So ito, unahin ko yung phosphate para ma-open up ko yung fibers ng meat. So, haluin ko siya hanggang lumagkit. So, sabay-sabayin niya lang ilagay. Anything goes. So, naano ko na yung itlog, sibuyas. So, ganyan. Nahalo ko siya para lumagkit. So, kung makikita nyo, medyo fatty yung meat namin. Masarap yun, fatty. Actually, juicy siya. Yung mga patties ay mixture ng 30-40% fat. Tapos yung the rest, lean. Para maging juicy. Yan yung sa hot dog, sa sausages, sa burgers. Tama, maski sa planta, nasa 30-40% yung nilalagay na fat. Bali, hinihiwalay yung lean. So, hiwalay siyang tinitimbang. Purong lean yun. Tapos, hiwalay ding hiniweigh yung fat para standard yung quantity ng meat at ng lean at saka ng fat. So, pag lumagkit na siya, ilalagay ko na itong salt. So, eto, malagkit na siya. So, ganyan. So, ilalagay ko na itong salt para ma-extract ang protein ng meat. So, may ano siya ha? May process siyang sunod-sunod. Phosphate, tapos salt. Ito, last time, naglagay kami ng erythorbate at saka ng
brake powder. Pero ngayon, hindi kami maglalagay kasi style home-based yung gagawin namin. Kasi for immediate consumption naman, pag sa bahay gagawa kayo, there's no need na maglagay ng preservative or brake powder. Pakita ko rin tong ano ha. Ito yung in contrast dyan sa ginagawa. Ito yung lumalabas. Parang yung mga meat ay nag-blend lang, ganun lang siya. Na-mix lang siya. Basta i-mix lang properly. Oh. Diba sa bahay yun ang ginagawa natin. So, malagkit na to, ilalagay ko na yung ibang ingredient. So, once lumagkit na lumagkit na, pwede mo nang ilagay ng sabay-sabay. So, yes. Importante lang is na-extract ang protein. So, ilalagay ko tong MSG. Tapos itong black pepper. Tsaka itong thyme. Konti lang siya. So, i-mix ko ng lahat. Malagkit din. Sa itlog. Malagkit sa itlog. Actually, pwede ko rin to siyang i-ano ko para makita ng ang parang difference. Mas mataas ang lean content niya. Tignan mo, pakita mo. Ito yung sa akin, o parang mas fatty siya. Yung sa kanya is mas malaman. Kaya, tignan mo, puting-puti ito eh. Yan yung malaman eh. Mas masarap yan. Kaso yung bind niya. Kaya tama lang na nilagyan ng phosphate siya. Actually, hinati lang to eh. Kaso nga lang. Kaso yung fat na papunta lahat yata dito. Parang ano lang siya. Parang pagbili lang sa ano, sa palengke, pinaano, tapos hinati. Kaso hindi nga. Hindi equal yung pagkahati. Ano, oo, hindi. Kasi ano lang siya eh. Para bang sa bahay, ganyan, hindi mo ma-ano. Ay, dapat pala, minix natin siya kanina para nag-equal yung mixing ng fat at lean, bago ang hinatin, saka natin hinatin. So, yun pala ang pwedeng gawin, na i-mix nyo muna yung meat, tapos bago ihati, if ever na kailangan hatiin. Kaso lang normally sa bahay, pag bili mo, hindi mo naman hinahati. So, wala siya halos lean, puting-puti. Masarap yan. Parang puro fat, 60% fat. Ay, gagawin tayo mamaya. Pwede natin siya i-combine para makakuha tayo ng ano, yung kaso hindi natin makikita na yung effect ng ano, ng extraction. Ah, kasi yung kulang yung ano, yung paghati. So, okay na to. Ito nag-extract ng konti. Oo, kasi maraming lean eh. Pero parang 70% lean yan. Tapos ito yung naging 30% lean. So, ipati na natin? Pwede. So, idediretso na namin pati para makita nyo yung, para mabilis lang, para dire-diretso nyo makita. Pero pag sa bahay or sa company, sa planta, i-overnight curing to dapat. Para, ayan, tinan mo, nagpo-fat set. Kasi puro taba. Nagpo-fat set siya. Pag hinalo, nakadikit sa kamay ko yung taba. So, ipapati na namin siya. Magpapati muna kami ng konti, saka iluluto. Para dire-diretso na natin makita yung buong process. Para hindi na siya putol-putol. Unahin natin pati to. Tapos, pwede natin makombine, kagaya ng shrimp. Iganyanan niyo muna yung part ng shrimp. Tapos, magtagtag kayo ng shrimp. I-mix nyo siya para makita nyo yung ano, may bite. So, ang gagawin din natin, i-combine natin siya para may bite. Kasi ito yung makikita mo dito. Wala, hindi natin extra ang meat. So, nandyan pa rin yung ano, yung parang slices ng meat. So, ititimbangin ko na muna ito.
60 grams din. So actually, may makita ka pa ditong mga lean, oh. Eh, meron pa rin. Ay, sorry. May mga, nasa labas kasi kami. Gamit ko lang yung kamay ko, ha? So, dalawa na siyang patty na para makita natin. Ang hirap ng sandal. Para hindi mag-mix. Hintayin ko lang yung spoon. Lima nito, no? O ano? Ayan ba? Tapos, 60 pa rin siya. Ang sakit niya. Ayan. Wala dito. Hindi, ayan. Tanggol. Ah, okay. Sorry. Sa plastic pala. Wala akong patty molder. Okay. Nalimutan ko yung patty molder, kaya ito lang yung gagamit ko ngayon. So, ganito siya. Okay naman siya, pwede. Balima yung gagawin natin dapat sa mga. Dalawa lang. Kasi ipapakain natin yung iba siya. Oo. I-off na natin. Tapos, try tayo ng ano. Try natin ang i-combine ito at saka ano, kung may effect yung makikita itong slices ng ano, kagaya ng nakita sa paggawa ng sushi. Okay. Kung may makikita, ito yung slices. Gawin mo ng tigatlo. Kasi dalawa na yun. Dalawa lang natin. Ito, magagawa tayo ng experiment lang. Ay, hindi, nakikita ko yung ano, oh, daming ano, oh. Alin? Ang dami pang meat din. Kaya nga sabi ko sa'yo, umagas pang yung pinagiling niyo, hindi siya pino. Oh, last na yung ano eh, humingi ako na pagigiling ulit. Eh, dapat pag ang ginamit kasing panggiling is yung panggiling ng longganisa, hindi pang burger. Kaya malalaki yung meat particles. So dapat pagka panggiling ng longganisa, dapat double grind. Ito na, kasalam. Tingnan natin. Ayan o, makikita mo yung puti at saka hindi puti. Ipatong. So, ano itsura mo. Isa pa nito. Tiga-tiga siya. Combination to? Okay, paano man natin malalaman ang combination? Tinitingnan ko, tatandaan ko. Hawakan mo. Makikita so, tigdadalwa? Hindi, o, tigdalawa. Pero gawin ng tigdalawa. Itingnan mo ha, yan. Medyo so, dark. So, hiwalay ko to ng plato na ayan, lang. Ayan, puti. Hiwalay ko na lang siya ng plato. Sige. Kung ano lang effect niya. Oo, ito na nakita ko yung sa ano, sa swing, tigdalawa ta. So, ito muna sa baba. Diba, puti sa baba. Kaso sa pagluto, hindi mo rin makikita. Hindi, dahil mag-minix na lang dito sa isang ba, sa isang ano, i-mix na lang dito.
i-mix pa ba? Or para makita natin? Para even. Oh, sige. Yung isa, hindi. Nakapatong. Ito i-mix natin. So, 50-30-30. Saka natin mix dito. Saka ipati. Sige. Ito yon mix. Yung isa patong. Curious din ako sa patong eh. Parang may layer. Ah, kasi pag patong. Ayan. Ito, 60. Isa, naka-ano siya, naka-mix. Kung makikita ba kung merong significant ano na makikita yung mix. So, lulutuin muna namin to para makita na natin yung epekto. Para saka ma-evaluate na natin. Tapos, mamaya na namin ipapatin. So, don't expect na maganda yung bind niya kesa kung na-overnight mixing. Mas maganda pa rin ang bind kung in-overnight natin ito. So, kung ano yung makikita niyo ngayon, ibig sabihin, pag in-overnight, mas improve pa yung quality niya. Kaya muna natin. Dalhin ko to. Ikaw magdadala sa kusina para luluto na natin. So, luluto na namin to. Huwag na natin patuloy. Para dire-diretso na. Oo. Ako na magdala. Madumi ko. Okay, ako na magdala, Manos. So, eto, papunta na kami sa kusina. Nasa labas kasi kami sa garahe. So, papunta na kami sa kusina para hindi na namin putulin. Para dire-direcho. Boyep. Ano pa rin ba? Dito lang siya? Ano to? Isot natin ang konti. Kasi hindi siya kasi. May bali na ina-adjust. Adjust mo, yung ano? Alin nga? Iganon mo. Igaganon ko lang? Naka ano siya eh, oh. Patayin mo na. Buti rin ko na para hindi na tayo. Hindi kasi pag inatulog natin, putol-putol na naman. Eh, mas magaw kayo putol-putol kayo sa ganyan. Ipahin mo na, cooking na. Para sana isang video lang siya eh. Hindi mo pwede ganun dito. Ayan.